Palakpakan kay Founder. Oh, hello. Ito po sa Press Club, si Lino ng Mount Turtur. Bye, Chairman. Salamat. Thank you. Bye-bye. Iyopak din dalaw. Pero hindi naman ito tatagal kasi active lang eh. Pero tinanggap, ginawa ko na ito pagkakataon na mag-usap-usap tayo mga Founder. No? Meron dito na matagal din na wala sa sirkulasyon, gawa ng mga personal reason. Meron dito na since 2015, kasama ko na, no? Katulad ni Supremo Founder Agahi. Ang gusto lang sana natin mga Founder, ano yung mga Founders, gusto man natin o hindi, tayo yung backbone ng organization. Kung wala tayo, tumba yung organization. Eh paano ba kung tayo-tayo mismo hindi nakakasundo, talaga matutumba tayo. Ang inihiling ko lang, ang mga talagang kasama ko noong 2000 sa PGBI, no? Pag-usapan natin yung kayusan. Marami na tayong mga trials na dumating, katulad ng dumating yung reform. Bago pa yung reform, alam ni Founder Bode, no? Acknowledge ko na sa tropa, si Founder Bode ang dating kasama ko sa regional na president ng buong Mindanao, medyo may masakit na. So, marami ng gulo, no? 22 years na ang daming nag-alis, bumabalik. Kaya na sabi ni GS, kaya na natin sila, kaya na gusto nila. Basta tayo manatili dito sa anong pinagmula ng 2000. So, magbigay lang tayo ng konting kulungkul bago tayo. Pagdating ni Founder Atorns, yung legal council natin, Wala itong bas-bas or ano sa National Founders Group. Ito'y binuo natin muna ngayon para mag-usap-usap lang tayo. Para sa ganun, sa darating ng NATCON, nag-i-represent natin yung Mindanao para dun sa National. Ang election sa Baguio, nandun kami, nanalo si Chairman Reker for second time around. Laguna tayo na siya nanalo, di ba? Then nanalo ulit ng 2018. Ngayon, 2023, after 5 years, baka matuloy na yung National Convention, kailangan ko ang mga presensya po niyo para makuha naman natin ulit. Kawain na. Kawain na. Palma. Namatay na si Founder Palma. Kaya napunta ito sa Pangasinan.
So ngayon, ang inihingin ko lang na sana lahat ng mga powder, wala man tayong financial capability ng iba dyan. Bro! Gamitin natin yung resources natin for the local chapter. Kaya mga katroops! Na hindi nagturo sa kanila para maka-attend dito sa ating national convention. Nagagalapin, tentatively sa Bicol, sa Kabarang Sun. Maraming tayo, Matthew and Bicol. Ano kaya? Tayo naman kaya ang mag-host ng Mindanao Convention. Katingin niyo mga founders, kaya-kaya natin. Say, kaway. Alam mo kung sama-sama ang dami natin, pwede. Diba? Say. Ay, hindi ko kaya. Ah, mga chapter, say. Kalilangan chapter. Okay. Sa? So, okay, bigay ko muna. Kalilangan, Teresa. Ah, bukid nun? Layo ba? Hindi gusto magbigay ng mga sorry. Nice kayo ni abot mo aning abot lugar, no? Salamat, salamat sa pagbisita sa among lugar, mga bro. Morning, bro. Salamat sa pagbisita. Ini mga bukong sa kuha ang akong mga asawa ay asawa niya ay o mga anak nabalik, nabalik o no? Sorry, sorry nabalik asawa o mga anak niya na hindi nga itong panatigong araw usan isyak kaming chapter sa buwang dinong sa buwang dinong eh. Labason kahit problema gamay tingali yan ang isulat niya. Pero bago natin bigyan natin kay Supremo Dan, alam ko to, magaling itong mag-solve ng mga problema. So, please welcome, palapakan natin si Founder Supremo kay Father Dan Alano. Good morning po, sir, ha? Kapatid ng Guardians, no? Ako po ay taga Sultan Kudara sa Barma area po o sa mga ama na nagtayo ng chapter, sila po ang pinanggagalingan ng panghina ng kapatiran. Una muna, marami po akong inikot na pansin ko. Marami sa mga member natin, dumadami ang member natin, pero kulang ng pang-unawa sa kalaliman ng kapatiran. Kaya nangihina tayo, kaya nagagulak silang kunin ng iba't ibang pansyon ng guardians. Kasi nga, napapansin natin, marami tayo. Ang sabi nga ni Grand Supremo, di ba, niya tayong sasampu eh. Kikisir. Pero kung totohanan sa puso natin ang pagkakang mga member nyo, sana ang paggalang nyo, dumating ang mga founder, dumating ang mga Supremo Organic, asan hanggang ganun. Hindi dapat natin ginagawa yan. Ang number one, ipakita natin ang tunay na paggalang natin. Basahin muna natin kung ano yung ranggo. Yung ranggo ang pinaka-importante rito. Hindi natin dapat pairalin yung ganyan. Kasi pag ganyan tayo ng ganyan lang, walang mangyayari. Parang tayo mismo na mga founder, kinukonsente natin yung mga anak natin. Tayo ang ama, dapat patatagin natin sila, ituro natin ng tama. Paano silang susunod sa atin kung mismo tayong ama ang hindi nagpapatupad ng tama? Diba? Marami! Tingnan nyo, iilan na lang ang member, pero ang founder, panagdag ng padagdag. Hindi kailangan ng sobrang dami ng founder kung ang founder ang magpapababa ng dignidad ng guardians. Marami, marami ang nangyayari sa atin. So dapat pasagan natin, unahin natin, sikapin natin, umarap kayong sa salamin ng mga founder. Tanongin nyo sa sarili nyo sa harap ng salamin kung kayo ba ay tunay na ama ng guardians. Hindi nyo masasagot. Dahil mismo dito sa puso at isipan nyo, kulang kayo. Kapag sa sakripisyo dito sa PGPI Guardians na ipinagmamalaki natin. Hanggang saan? Diba? Marami, marami ako nakikita. Kaya sabi nila at may tawag, Supremo humihina. Kung tutusin po kaming mga founder, kaming mga organic, ginawa lang po kaming kasangkapan dito para magturo. Hindi namin hangarin ang umangkin ng chapter at hindi rin namin hangarin ang mga agaw ng kapangyarihan. Sapat na sa amin na makapagturo, makapaglagay ng mga opisyal, mga founder, na dapat sila ang mawa. Hindi na tayo dapat ang magpabango dahil tayo ay dati ng mabango. Dahil tayo ang nagdala sa kapatiran.
Diyos, ang dami. Ang dami natin. Kaya nga dito, hiling ko lang sana sa mga founder na kasama ko. Kung ano man ang tampo natin sa isa't isa, panahon na, pumatapok ako sa inyo, gisingin natin ang mga puso at isipan natin. Kung kayo ay tapat sa PGBI, buksan natin ang pagpapatawad sa isa't isa. Dahil ito ang magiging lakas natin para ipaglaban natin na ang tunay na PGBI ay may paninindigan. No? Hindi tayo yung tayo mismo mga founder nagsisiraan. Nakakalimutan kasi natin magbasa ng mga article. Unang-una, sa article natin sa section 6, anong sabi niya? Dapat wag tayo manira ng kapwa nating kapatiran. Pero ano nangyayari? Nagbabatuhan, nagpapalitan tayo ng kasiraan, di ba? Kaya doon bumabagsak tayo, doon tayo pinapasok. Sabi nga natin, magigiba ang apat na haligi ng tahanan natin kung may anay na papasok. Yun ang nangyayari ngayon. Tayo mismo ang gumagawa ng anay. So sana po, hinihiling ko, bilang andito na rin lang po tayong lahat, sana po sa mga member natin, kung wala po kayo, kayo po ang pag-asa rito, hindi kami. Kami ay kasangkapan lang ni Grand Supremo. Ang sabi nga natin, kung galing ka sa serbisyo, ikaw ay isang baril na gamit ni Grand Supremo at ang aming bala ay ang laman ng baylos. Nagagawa ba ng mga founder yan? Kayo ang armalite ni Grand Supremo. Pero ang problema, kulang kayo sa karga nyo ng bala. Bakit? Wala kayong alam sa mga baylos. Kaya kayo mismo nagtatalo-talo pagdating ng oras, kayo mismo hindi makasagot sa mga member kung ano ang problema nila. Dahil tayo ang nagiging promotor eh. Nakita mo ko na ito. Nakita na kadaghan. Pero na po yung nagkadaghan po sa kabukag. Nga naman. Itong isulti ganito. At sa katangbog, mag-upitin. Ang uban nagkompetensya. Ang uban dinibrahag politika. Ang nangyibiba. Tapos na yung problema sa mga membro. Halo. Oh, may problema sa itong mga membro, wala sa mortiman. Tapos, na yung mga leader na ito, sobrang ambisyoso, sumulay na hitabo. Hindi po yung western, hindi po northeastern, hindi po south central. It is by provincial executive and founders group, province. Kami po ay instrumento lamang dito na nagpatawag nitong konferensya sapagkat itinalaga po tayong pansamantala mamuno muna dito sa Mindanao PGBI. Ito po ay nakamonitor po sa national kung ano ang ating pag-usapan sa araw na ito. Apat po ang agendang pag-uusapan natin sa araw na ito. Una, yung pong structural setup. Pangalawa, duties and responsibility sa ating bawat isang mga opisyal mula po sa founder hanggang sa presidente. Ibig sabihin, kung provincial president ka, provincial founders group ka, at kami po ay mga komitiba itinalaga ng ating Grand Supremo para sa katulungan. So, ang pangatlo pong agenda ating i-discuss, ito pong proposal na Mindanao Convention na ilang beses po na namin na i-prepare na uudlot, no? Preparado na yung MISO Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay and other rin provinces of Mindanao. Ngunit dahil kay COVID, itong si COVID, hindi ko malaman, makita ko ito, patayin ko ito eh. No, ito yung nagpapa-udlot sa ating mga aktibidades sa PGBI. So anyway, please, ako upo lang po dito sa mga mesang ito ay ang mga provincial representative city, yung malalaking syudad po ng ating bayang Mindanao o lupang Mindanao. Mula sa Cagayan de Oro, Zamboanga City, Davao City, ano po yung malalaking syudad sa Mindanao? Himoog City, Butuan, Pagadian, Dipolo, ano pa? Digos, yun yung po yung mga malalaking
tagong, yung taganda po, malaki talaga yan. No? So yung muna. So ang aaproban ang huling ating pag-uusapan kung paano po tayo pupunta sa 13th National Convention. Ito po yung problema natin na hinaharap tuwing may National Convention. Lahat ng mga provincial representatives, lalo-lalo na kay Supremo Gahit, kay Supremo Awarios, si Supremo Dan Alano, yung pinakamalawak ng kaisipan sa Guardians, no? Nag-share sa atin ngayon lang. So, Supremo Jopayon, so pasensya na po kasi hindi ko lahat kabisado yung lahat ng mga Supremo dito, no? Ito ngayon yung mga oras na i-share natin. Ha? I-share natin sa iba't ibang mga sektor o provincial. Mga kapatid, sumunod po sa akin pagkatapos panalangin ng Guardians. Panginoon, turuan mo akong maging matapang at hindi nalulukuban ng takot. Disiplinado sa mga nakakababa o nakakataas man. May turing na kapatid, maging sa kaibigan o kaaway. Matuwid sa harap ng paniniwala. Panginoon, turuan mo kaming maging matapat na tagapagtanggol ng naapi, magiting na tagapagtaguyod ng bandilang Pilipino. May kalayaan at pagkakaisa. Mabuti, hindi naghihintay ng kapalit at hindi nagtatanim ng galit. Matapat sa aming bansa at paniniwala. Kalmado sa galit at sa pighati. Maginoos at tagumpay at pagkatalo. Taimtim, walang pag-iimbot at walang pagkapalalo. Panginoon, isinasamo namin sa iyo, paglinawin mo ang aming kaisipan upang malaman ang daan. Bigyan liwanag upang makita ang daan at ang lakas upang tahakin ang daan. Amen. So I call Founder Jim. Arakman Rahim Malik Yomidin, diya ka na budua iya nastakin. Ikdina siratal mustakin, siratal adina anam taalahin, gairil magbubi alahim wala dalim. Amen. Allahumma tawil umurana, watabit akdamana, wahiyarana. Allahumma ini asaluka al-afya fi dunya wal-akira. Rabbi kurli dunubi wali-walidaya warhamhuma kamarabayani sagirana. Rabbana ikpirli wali-walidaya warhamhuma kamarabayani sagirana. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akirati hasana wa kinadabanar. Wa kinadabanar. Subhana rabbi karabili sati amayasipun wasalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.